Hello mga kasiyasat, nandito tayo ngayon sa Gimba, Nueva Ecija. Ating sisiyasatin ang mansyon ni Colonel Casimiro Tino o Kapitan Berong. Si Kapitan Berong ang nakakatandang kapatid ni General Manuel Tino. Tara't silipin natin ang makulay na kasaysayan ng mansyon at ang naging bahagi nito sa ating kasaysayan. Ako po si Jabs at welcome po sa Lakbay Siyasat. Colonel Casimiro o Kapitan Berong Tino ay nakakatandang kapatid ni General Manuel Tino. Si Kapitan Berong ay nagsilbi sa Brigada Tino noong Philippine Revolution. Siya rin ang nagmamay-ari ng ancestral house na nakikita natin ngayon. Ito ay tinayo noong panahon ng Commonwealth period at tinawag ding the largest singularly titled hacienda estate any Filipino has ever owned. Nagkaroon siya ng dalawang anak na babae, sina Trinidad Trining Tino at Macaria Ala Tino. Nakaisang dibdib ni Doña Trining si Don Feliciano Ramoso, samantalang si Doña Ala naman ay si Don Francisco o Paquito Domingo. At noong pumanaw si Colonel Casimiro o Kapitan Berong Tino, ang umalili sa pagpapatakbo ng asyenda ay sina Doña Trining at Don Feliciano. Noong 1922, ang mag-asawa ay nanirahan sa isang malawak na lupain na sakahin na tinatawag nilang asyenda. At ang namamalakad nito, ang mag-asawang asyendero na sina Don Feliciano Ramoso at Doña Trining Ramoso. Ngunit sa kasamang palad ay hindi sila nagkaroon na anak, kaya ibinuhos na lamang nila ang kanilang pamamalakad sa asyenda. Sa paglipas ng panahon, sumapit ang kanilang katandaan at paghina ng katawan ng mag-asawa. Nagkasakit at hindi naglaon ay binawian ng buhay si Don Ramoso at hindi rin nagtagal sumunod si Doña Trining. At dahil sa pangyaring iyon, ang nagpatuloy sa pagpapatakbo ng asyenda ay ang mag-asawang sina Doña Ala at Don Francisco. Tinawag ang asyenda bilang Barrio Ermita, ngunit di pa rin nawawaglit sa mga tao na tawaging itong asyenda. Kalaunan, pinagsama ang pangalan ni Doña Trinidad Trining Tino at Doña Macaria Ala Tino at dito nabuo ang Hacienda Triala o Barrio Triala. Noong 1960s, ito ay opisyal ng tinawag na Barangay Triala. Taong 1985 nang mag-shooting ang Lola Basyang para sa kanilang pelikulang gagawin na pinagbidahan ni Miss Maricel Soriano, Mr. William Martinez at Miss Manilyn Reynes na halos ang kabuuan ng pelikula ay sa mansyon kinuhaan. Ito ay istorya at kaganapan at nangyari sa ating kasaysayan, ngunit sa paglipas ng panahon, ang katotohanan ay nagiging isang alamat na lamang. At habang ang paligid ay patuloy sa pagiging modernisado, ang katulad nitong makasaysayang lugar at kwento ay nalilimutan na ng lipunan. Gawa siya noong 1935 at ginawa itong headquarters ng mga Katipunero. No? Puti natin. Ganda oh. 1830 pa. Ayan oh, may mga estudyante rin dito na ganda oh. Iwan po yung chinelas. Wow. Ang may-ari po neto na ay sino po? Gia Domingo. Gia Domingo? Yeah. Ah. Saan na po siya nakatira ngayon? Sa Manila. Wow. Matanda na. Wala po siyang kamag-anak? Ito? Opo. Wala. Kumbaga sa pagpinakonggam na sa isa. Kumbaga sa pagpunin yung mga... Sino po yung nasa larawan na yan? Doña Trining. Kapatid ng... Biyanan niya na po yan. Kapatid ng biyanan niya. Yan si Doña Trining. Yung asawa niya po is Katipunero. General yan. General. Oh, okay. Sino po? Ramoso. Oh.
Ramoso, General Ramoso. So ito yung pinakasalas niya. Ganda oh. Presko. Grabe yung hangin oh, pumapasok galing dito sa labas. Saan po tayo sunod? Yung mga estudyante, mga nag-acting, no? Para kasi nasa sinaunang panahon, di ba? Hello po. Yes po. Lakbay siyasat po sa YouTube. Sige po. Wala nang mga gamit, ano? Wala kang gamit. Ito ang bagong phone na lang ito. Oo. Pero yung mga dati pang mga kisami niya. Mga dinding. Hindi na rin napupuntahan. Wala kang mag-anak si, ano? Si sino po yan? Gia. Gia, Doña. Wala kang mag-anak na dito. Grabe yung tiles, oh. Kita nyo, mga kasiyasa to. Yung tiles dati, ang pino. Parang in-order pa sa ibang bansa, no? Ito yung pinaka, ano nyo to, CR at kusina. Grabe yung tiles, nakakamangha yung tiles. Ito po. Nagaya ng mga, okay. Aban, parang ano na rin siya, no? Kayo na lang po ang nakatira dito, yung caretaker. Oo. Okay. Pagkan, andito sila doon. Sino po? Sila Emily, yung katiwala. Katiwala. Katiwala ni Gina. Mga ano oh, kahoy, matitibay pa, no? Ganda nung pinto niya, no? Tapos tong si Doña training, no? Training. Grabe, no? Tagal na yung picture na yan, no? Mukhang painting pa to eh. Oh. Kaso nabutas lang, oh, may sira. Pero, ayos naman siya. Dito naman tayo. Ganda nung ano, sahig. Grabe oh. No? Mga nagamit. Sa taas pa, tamikas. Apo. Pwede po. Yung pinto na yan, dati pa yan. Oo. Grabe no, ang ganda oh. Ito nakakamangha talaga yung tiles niya, no? Yari sa kahoy, tapos may mga disenyo. Pati itong hagdan, no? Sige po, okay na. Guys, please, ready na po. Bakit po? Hindi lang ako. Ah, sige po. Naliliyo ako. Ah, okay. Saan paikot-ikot yung... Marami rin mga estudyante rito na nagsishooting. Subukan natin umakit sa taas. Oh, grabe. Grabe yung hagdan. Tapos yung baba niya. Okay lang, sige lang. May mga estudyante na anong ginagawa? Nagtitaping kayo? Shooting ng... Ah, okay ah. LP niya. Follow niyo yung ano ka, yung YouTube account ko na Lakbay Siyasat po historical. Ano shout out po sa 10 million. Okay. Grabe, tinaw niyo yung mga tiles niya, no? Kahoy. So, nasa ikalawang palapag tayo. Ikalawang palapag na ito. Tingnan natin. Pwede din mag-shoot pala. Sa kwarto. Ah, dating CR. Ito yung dating CR, oh. Kita nyo.
ganito na rin sila dati, no? Ikot-ikot lang tayo. Pero talaga namamangha ako sa sahig. May mga disenyo yung sahig niya, oh. Ganda. Grabe. Pero medyo may mga sira-sira na rin. Kaya hindi na rin nakasikasa. Kaya salamat ako na pagbigyan tayo makapasok dito. Nakikita natin yung mga... tamo dito. Ganda nung veranda dito, oh. Grabe. Ganyang kalawak ang kanyang property. Talagang mansyon. Hello. So nasa ikalawang palapag tayo. Ang sabi nung caretaker, meron din daw itong sa underground, pero hindi rin pwedeng puntahan. So dito, oh, may tatlong palapag dito. Medyo tinan natin kung pwede pa. Alright. Meron siyang pinaka-tuktok. Medyo delikado na rin. May mga sira na rin yung mga bahagi ng bahay. Tulad niya itong hagdan paakyat, oh. Papunta doon sa kanyang tuktok, pinaka-tore. Marami na rin ibon na pumupunta dito. Ginagawa na rin tirahan ng mga ibon. Kasi may mga ibon. Pero ibang klase yung sahig. Babali tayo. Grabe yung mga kisame niya. Mga kapal na kahoy yan. Ganda ng bahay, grabe, no? Hindi na lang siya na-maintain, pero maganda pa rin yung pagkagawa. Lalo na yung mga kahoy na to. Napakatitibay ng kahoy na ito. Ginawang tayo sa sarili. Iba talaga yung ganda. Alright, estudyante ng? Alright, anong grade? 9 Lakbay siyasat? Lakbay siyasat po sa YouTube. Okay. Lakbay siyasat. Sa YouTube po, sa YouTube. Opo, thank you, ah. Shout out ko kayo rin. Anong name mo? San Carlo Valdez. Sino pa? Magpapa-shout out. Jan Edwardes Labra. San Carlo Valdez. Ay, ito yan mga babae. Ito sa Jante. Grade 9 student ng? San Martin. Ano daw? San Martin. Ha? San Martin. Saint Martin. Nine Martin. Anak ng mga bengkin. Alright, ayan, oh. Lapitan natin sila. Oh, medyo may butas na dito. Ayan, oh. Okay, kawai. Ayan, mga estudyante, nag-shoot kayo rito para sa project nyo, no? Ayos, ang galing. Baba na tayo, mga kasiyasat, kasi. Pero,
ganda nung sahig talaga. Kung na-maintain ito mga kasiyas at napaking granting bahay ito. Puro kahoy, pati yung tiles niya puro kahoy. So ikuti naman natin yung labas mga kasiyasan para makita natin yung labas. Grabe no, one of a kind na mansion, napakadaming disenyo. Sabi nila tinayo daw to ng 1935 tapos ginawa ang headquarters ng mga Katipunero. Ikot tayo sa likod. Napakalawak ng bakuran. Nakakamangha siya. Talaga yung property niya is kakaiba. Sobrang luwag. Yan, yan. Thank you ah. Sa shoutout ko kayo ron. Ano name nyo? Gergan Edward. Giancarlo Valdez. Sir RM. Mr. RM. Apo Ace. Ano school? Bartolome. Bartolome. Yeah. Nine Mark dyan. Nakilang babayro ng Nine Mark dyan. Grabe. Ang anak ko sila ng gang. Para siyang may underground pa, no? Meron siyang underground kasi meron nakaharang dito. Ah, oo, meron na. Tapos na Mutsaka tiles. Meron pa silang Mutsaka tiles na nagamit. Ganda ng bahay. Ito tayo rito sa ito. Hello. Lakbay siyasan. Lakbay siyasan. Ikaw po si Diana. Diana. Oh my God! Wala yung magdan o sa likod o. Ganda nung bahay. Nakita mo? Grabe, iba rin. Amazing din tong bakod niya. May mga bulaklak. Kaya no, inukit na bulaklak. Ito anong history na yan. Ganda. Presko, ang hangin, ang luwag ng bakuran, ng lupain. Ano, isa tong historic na location dito sa Gimpa, Nueva Ecija. Alright, may mga kasama tayong mga estudyante rito from Bartolome, tama ba? Triala po. Triala. Alright, sorry kasi yung kausap ko doon, Bartolome. And you are grade 9 students. Grade 10 na, senior pala nila. Ayan. Siya si Ma'am Ma'am CJ. Right. Si Ma'am CJ. Ang sasaya nila, no? Paano kasi nakakatuwa rito? Dahil ang presko, tapos ang lamig, no? May mga puno. Kaya ang sarap tumambay. Huwag na kayo magtakip na mukha. Para na siyang parke, no? Kasi may mga tao sa loob. Oh. So, siguro dati itong fountain, may nakita ko dito, daanan. May underground nga siya. May daanan siya sa ilalim. Pero sarado, hindi pwedeng pasukin. Napakagandang lugar. Yeah.
wala na yung mga talagang first family. Yung Tinyo, nagkaroon ng anak. Si Doña Trini, tsaka si Doña Ala. So, itong si Doña Trini, nagkaasawa. Don Ramoso na. Don Ramoso. Don Ramoso. So, wala silang naging anak. So, lahat ng properties ngayon napunta doon kay Ala. Kasi si Ala, naging asawa si Don Paquito Domingo. Paquito Domingo. Siya na yung naging asawa. So, nagkaroon sila ng dalawang. So, yung pinaka-last na may-ari nito is matanda na, sir? Oo. Pero buhay pa ngayon? Buhay pa, boy. Yung asawa, boy. Buhay pa rin. Galing. Ilang generation na yun? Itong third generation. Third na? Oo. Pamahanan na talaga. Wala silang apo, sir, no? Meron. Pero may mga... Yung anak kasi ng Domingo, dalawa. Mm-hmm. Pakatauhan ni Attorney Angel Domingo at si Benjamin Domingo. Kaya si Attorney, nagkaroon ng isang anak, babae. Ngayon, si Benjamin, nagkaroon ng anak, dalawa lalaki. So, sila na ngayon na magmamana. So, itong pasong to, saksi na to, 1939 to. July 8, 1939. Wow. Grabe. Nakakilabot. Bakod pa lang, mamangha ka na. Andun, meron tayo makikita ro, 1922. Na ano, sir? Yung pinaka-pundasyon. Ah, pundasyon, 1922. 1922. Ayan natin. Hatay ng mga markings. Na talaga ang katunayan na matagal na itong natayo. Matagal na ito. Sabi ka ng nanay ko, doon na 18 eh. Eh, ginawa nga daw itong kampo ng mga katipunero eh. Ito ang Malacanang of the North, ito tutuwasan. Dati, no? Oo. Ito yung kamalig. Dati. Kamalig dyan. Buti ka kung tawagin. Oo. Ah, may markings to. May mga pundasyon, no? Ah, nawala na, sir. Kahoy to dati. Kahoy to. Ito. May ano ba to? Yung mga bilog na ba to? Tunay ba yan? Oo, tunay yan. Parang bago simento. Hindi. Ah, ganyan talaga yung tsura niya. Ito yung pundasyon niya. Oo. So, yan, September 22, 1922. Grabe. Diba? May pangalan. Ramos. Ramoso. Ramoso. Ay, Ramoso. Ang galing ah. Ito yung mga, ito yung pinanggalingan dati. Itong yung mga ano pa, no? Ito yung pinanggalingan kasi nakapatong dito kahoy. Kahoy, oh. Tapos isang malaking kamalig. Oh, yero. Ang buwan. Yero. Ganda. Ganda ng history, no? Oo. Doon nakalagay yung gilingan na yung pinakakiskisan. Ng palay. Oh, palay, yun, oh. Oh, yan. Malaki pala talaga to. Malaki po. Dalawang panso, eh. Kasi... dito pinanganak ang nanay ko eh. Dito sa mismo kamalig na to eh. Ah, dito sa kamalig. So, matagal nang kilala ng pamilya nyo, yung pamilya nila? Ako na lang. Kasi kasama sila eh. Sila yung mga katiwala, yung mga lolo ko sa tuhod eh. Oo. So, pang ilang tuhod eh. Pangatlong generation na kami. Oo, pangatlo na. Sila pa yung umano. Ito. Maganda kasi, nabakuran na siya. Hindi na siya basta-basta napapasok. Hindi na. So, ito parang may... yung, may daanan sa ilalim. Hindi pa dyan, yung... kanyan, yung tubig. Ng kanyan. Ah, tubig. Tubigan. Tubig ng makina. Oo. Hindi yung makina. Andun yung pinaka-makina niya. Oo. Andun yung gilingan. Gilingan niya. Oh, imagine nyo, kung gaano kalaki yung establishment na nandito. Noong araw. 1922. 1922. Kung bakit tayo, 1922. Dalaki pa yung bakal eh, oh. Hindi pa napupugnaw yan. Grabe yung bakal. Mapapansin nyo, masarap gawing itak. Pero pa ito, hindi na papugnaw-pugnaw eh. Oo, hirap putulin yan. Ito yung una, para mahala. Naako na mo ito. Ali, ah, yung bakod niya. Ay, ito yung mga kahoy dati. Tsaka yung ano, pinagpakuan niya, oh. Pinagpakuan niya, oh. Yan, oh. Diba? Oo.
Kung titingnan mo yung semento, parang bago. No, pero ano siya, puti, pure cement lang talaga siya. Wala siyang dating bakal. Wala siyang welding. Oo. Tornin niya siya. Remache. Remache. Nakapal na yun. Nakapal ang bakal. Grabe na. Nakakamangha yung bahay na to. Imagine mo, nandito ka nung unang panahon, tapos ganyan yung daanan mo. Papunta dun sa malaking mansyon. Ang ganda. Sabihin, di pumupunta ang karit. Kasi sabay, may sasakyan na sila dun eh. Oh, may sasakyan, may ano. Pero ang sabi nga ng kwento nga nila ng nanay ko, ang sasakyan dito yung Cadillac. Cadillac. Ganda, ano? Cadillac. Tsaka yung meron dyan na iwan, yung Chrysler. Oo. Chrysler na 1930s. So yung mga ganyang bahay, possible may mga underground diyan. Ay, meron. Oo. Yan yung pala yung kanila. Oh, yung ventilation na underground na siya. Galing, ganda. So, hindi na lang talaga natin napapakita. Oo. So, merong isa kasi may baka mamaya may mga mahalaga pa doon. Wala naman siya. Kaso nga lang yung iba kasi may nagpunta. Ne? Namumutla na paglabas. Ah. Alams na. Alam namin kaya nire-respect ko na rin ako pupunta. Oo. Pero yung ilalim niyang kwarto. Oh, may para sa mga kwan, pero as in open na talaga siya. Oo. Pero para sabi nga nila, oh, yung nagsasaliksik diyan, yung mga teacher. Ginawa daw eskwelahan niya nung panahon ng nung Kastila. Oo, yung ilalim, kumpara yung mga nag-aaral na mga kasama. Oo. Yun ang ginagawa. Kasi hindi sila pwede rin sa labas eh. Oo. Para sa mga maharlika to. Oo. So dun sila sa... Dun sila sa ilalim. Baba. Ganda ito yung pinaka-opisina ng hasyenda. Oo, so ito. May bubong to dati, oo, no? Oo, may bubong yan. Nag-iba na lang. Yan yung bumigay-bigay na lang din ng pag-pindol. Oo. Malakas talaga yung lindol dati. Yun, eh. Sinira na yung hayak. Tsaka yung dito sa Kabanatuan. Oo. Dati. Presko, mahangin. Thank you, Sarah. Salamat sa yung pag-iikot sa akin dito. Lumilipas ang panahon, kaliyak ng ating